Ano yun, may PMR. So, kung magpapapicture kayo sa akin, etnip-etnip lang. Bawal isa. May kamay camera. Yung may pasada po sa PMR channel, solid na. Oh, sa mga nanonood. PMR channel. PMR channel, subscribe kayo. Uy, thank you. Two joints. Maraming salamat sa ating bagong halal na punong lungsod ng Maynila sa 451 years of its existence as a city government and at the same time, the capital of the country, the first woman majority floor leader, the first woman vice mayor, and I'm happy and proud to share with each and everyone that our visions on making Manila, making it available for equal opportunity. Walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Lahat sa Manila, pantay-pantay. Proud to share to you our first woman mayor of the city of Manila, Hani Launan. And of course, ang ating dating congressman na Yul Serbo na ngayon ay vice mayor na rin. At ang kanyang humalinhin din sa kanyang distrito, dito sa 3rd District, congressman na Joel Chua. At ang ating mga kusihal, Kusihal Nieto, Kusihal Pogoso, Kusihal Sarkal. O yung bata pong Sarkal. Ito yung guwapo. Guwapong Sarkal na marami pang buhok. Kasi retired na rin yung tatay niya. At siyempre, sa ating mga barangay official, kay dating Chairman Tanlinco, at kay Chairman Escoto, at mga taga-barangay Tagawad, Secretary Treasurer, napakaswerte ninyo. Kalain ninyo, biglang umaliwalas yung lugar ninyo dito sa Riverbank, Escolta. Yan ay isang bagay kung bakit tayo nagsama-sama dito, tayong mga taga-Maynila na nandito at mga taga-lungsod na dumadako dito upang taus-pusong pasalamatan ang ating minamahal na Helen Yuchenko D. Maraming salamat. On behalf of the people of Manila, not only Binondo, not only Escolta, but we are grateful to you and to your family. And this is our small token, making it a Yuchenko Park. Ito may pangalan man lamang namin sa iyong mga ninuno ng pagkilala namin sa iyong pamilya sa pagiging mabuti ninyo sa aming kapwa Batang Maynila. And of course, to the Yuchenko Group of Companies, to the people behind it, thank you very much sa inyo. At sa ating mga kawani ng pamalang lungsod, ang mga mabibilis kumilos. Mabilis ba talaga kumilos? Si Engineer Andres. At ang punang kanyang mga kasamahan. At si Engineer Randy Sada. At sa ating mga fire volunteer na nandito rin na lagi natin nakakatulong lagi. So anyway, sa inyong lahat, sa DTCOM, may bago na naman kayong alagaan na lugar. Maraming salamat sa inyo. Now, sa mga taga-Maynila, sa ating kapulisyahan, itong patuloy na effort in our small little way na maging maliwalas. Ibalin, luma ang Maynila. Age gives character to an individual and to a city. And that cannot be taken away from Manila. Yun ang Maynila. Yun ang kaibahan ng pagiging Maynila. Yung kanyang edad at kanyang-kanyang geografiya. We are on the side wherein our first Filipino-Chinese settling area, or what we call
Binondo. On the other side is the first community of the Spanish government. So there are bridges connecting two culture, two history. Kaya ganon, ganon na lamang, kahit sa kanta, ang awit ng Maynila, ang isinasaad, Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. So, kaya sa inyo na mga taga-lungsod, and let me take this opportunity to thank you, to thank each and every one of you for giving me a chance to be the mayor of Manila. Maraming maraming salamat sa pagkakataon. Kami naman, aking panawagan, katulad na naging panawagan ko noong 2019, noong ako'y mahalal bilang mayor ng lungsod ng Maynila, na ginawa nating umikot sa Makati Business Club, PCCI, FCCI, lahat ng organisasyon ng negosyante. Nananawagan ako sa kanilang harapan at the time. That was July of 2019. Una, nanawagan ako na sila'y muling magtiwala at bumalik sa Maynila. Pagkat iniwanan po nila tayo because of uncertainty, but because of maybe they don't see anything na nagbago sa Maynila for so many years. At ang pangalawang ginawa ko ay humingi ng tawad sa kanila sa kapabayaan ng siyudad ng Maynila na napag-iwanan ng mga kapitbayan sa Metro Manila. At maraming salamat sa kanila saan man sila ngayon naroroon sa kanilang opisina at bahay, na sila ay nagtiwalang muli at bumalik sa Maynila. In fact, as you all know, from a regular 20-30 billion a year of business coming in the city of Manila, on our first year, 123 billion came in the city of Manila. On the second year, on the height of pandemic, because of making business atmosphere better, or what we call easing rules, liberalizing laws and regulation, and making it a more business-friendly city, 147 billion came in the second year. So, yung sabihin sa ating mga barangay officials na nandito, sa ating mga kapulisyahan at kapwa-kawani ng pamahalaan, kapag ipinaramdam natin sa tao na may gobyerno pala, kapag pinakita natin sa tao na there is certainty in rules, in policy, and there is continuity, and they see actions, they see results, they will come back. And sabi nga nandito kam ni Director Charlie, sabi nga namin, welcome po kayo sa Maynila. Halik kayo at bumalik kayo muli, maghanap buhay kayo sa Maynila. At maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Kaya ngayong gabi ang pakiusap ko kung anong pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin ay siyang ipagkaloob niyong ipagpatuloy na ipagkatiwala kay Mayor-elect Hani Lacuna Taman. We'll make sure that whatever we have started, or at least little success that we have achieved. But don't get me wrong, we have also some failures, but we've learned fast and we've moved fast not to do it again. But modesty aside, in our own little way, I think from where we are 3 years ago, from where we are during the challenging days, times, months, and weeks of our lives under the pandemic, I think, salamat sa Diyos. Salamat sa lahat ng tumulong. Nakaraos ang mamamayan, negosyante, pamayanan, at pamahalang lungsod ng Maynila sa loob ng pandemic. At yan, naniniwala ko, thank you, Joseph, na may pagpapatuloy ng ating minamahal na incoming mayor. Because gusto kong ipaalam sa inyo na
lahat ng anumang mga naganap nangyari sa lungsod ng Maynila. Siya ay bahagi nito because kasama ko rin siya habang puyat ako, puyat din siya. Kaya nung nagka-COVID siya, nagka-COVID din ako. Yan ang ating minamahal, ang Mayor-elect Hani Lacuna Pangan. So ipagpatuloy nyo lang. I know that other cities may offer better space, new spaces. They may have all the good buildings, good for them. But again, they cannot take away the character of the city of Manila because of breach in history. And in fact, even Ma'am Helen would agree that is her father and others started here in Manila. And I'm happy that malapit pa rin sa puso ng mga umahon, umangat sa buhay na nagsimula dito sa Maynila, ang lungsod ng Maynila. At sana mapanatili niyo ang pag-alab o lagablab o init ng inyong pagmamahal sa lungsod. Dahil we cannot do it alone. We need your help. And this is just a start. At marami pang panahon na kakailanganin namin at pagtutulungan ng bawat isa. So muli, Helen, thank you very much. Bago ka maambunan, mahaba ako magsalita talaga. But maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Maraming salamat po. Your name is Cobb Moreno.